Magandang araw kaibigan, ito si Coach Harvey TV. Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay kung paano natin tanggalin ang ating hiya. Ikaw ba kaibigan ay isa kang mahiyain? Okay lang yan dahil normal yan dahil tao tayo. Okay lang ang pagiging mahiyain kaysa mabansagang walang hiya. Di ba? Kaysa mabansagan tayong walang hiya, normal ang pagiging mahiyain. Ngunit, hindi din pwedeng mahiyain ka na lang habang buhay. Kaya ang tatalakayin natin ngayon ay ano ba ang pinaka-effective na paraan para mabilis nating matanggal ang ating hiya. Kung ikaw, kaibigan, gusto mong umasenso sa buhay, gusto mong maabot ang mga pangarap mo sa buhay, gusto mong makuha ang mga gusto mo sa buhay, kailangang matutunan mong tanggalin ang iyong hiya. Nandito ko ngayon para magbigay sa iyo ng tips kung paano mabilis na matanggal ang iyong hiya. Ito ang itanong mo sa sarili mo. Bakit ka ba nahihiya? Siguro kung ang pinag-uusapan natin ay tungkol kung paano natin pag-aralan ang pagnanakaw, or kung ang pag-uusapan natin ay kung paano tayo mang-hold up, magnakaw, magbinta ng mga illegal, kung ang pag-uusapan natin ay mga immoral o ang mga gawain natin ay immoral, yun siguro dapat kang mahiya. Kung ang pag-uusapan natin ay unethical, ito yung mga gawain na hindi kaaya-aya sa mata ng tao, hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos, at hindi kaaya-aya sa mata ng batas. Yun siguro, dapat tayong mahiya. Pero kung pag-uusapan natin ay legal, ethical, moral, wala tayong dapat ikahiya. Kung ang ginagawa mo, kung ang plano mong gawin, ay alam mo na ito ay legal, moral, ethical, ma'am, sir, wala kang dapat ikahiya. Ito lang dapat mong tandaan. Kung magutom ka, kung magutom ang pamilya mo, kung magutom ang mga anak mo, itong mga tao sa paligid mo na kinahihiyaan mo, sila ba ay makakatulong sa'yo? Sila ba ay magbibigay ng piso? Sila ba ay magbibigay ng pera para tulungan ka sa mga problema mo sa buhay? Ma'am, sir, itong mga tao sa paligid mo na kinahihiyaan mo, pag nalaman nila na ikaw ay naghihirap, pag nalaman nila na naghihirap na ang pamilya mo, ito pa ang mga taong unang tatawa sa'yo. Mas lalo ka nilang lalaitin. Itong mga tao sa paligid mo na kinahihiyaan mo, pag ikay naghihirap, sa tingin mo ba sila'y maaawa sa'yo? Sa tingin mo ba sila'y tutulong sa'yo? Ma'am, sir, sila pa ang unang tatawa sa'yo. Sila pa ang unang manlalait sa'yo. Kahit nga kapatid mo pa, pag nalaman nilang naghihirap ka na, lalo na't may kanya-kanya na kayong pamilya, ito pa ang unang manlalait sa'yo. Ma'am, sir, dito sa mundo, walang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. Kaya mas mabuti tanggalin mo na ang hiya mo, kasi wala itong maitutulong sa'yo, lalo na kung kahirapan ang nakasalalay nito. Kung alam mo na itong plano mong gawin, kung alam mo na itong kasalukuyan mong ginagawa ay ang magpapasaya sa'yo, ang paraan para maabot mo ang iyong mga pangarap sa buhay, kung ito ang magpapayaman sa'yo, kung ito ang passion mo, kung ito ang kahiligan mong gawin sa buhay mo, wala kang dapat ikahiya. Dahil alam mo na ito ang magpapasaya sa'yo. Gawin mo kung ano ang gusto mo, kaya tanggalin mo ang iyong hiya.
Dahil wala itong maidudulot na maganda para sa iyo. Wala itong maidudulot na maganda. Wala itong maitutulong na maganda para maabot mo ang mga pangarap mo sa buhay. Huwag kang mahiya na gawin ang gusto mo. Huwag kang mahiya na ipagsigawan sa mundo kung ano ang gusto mo. Kung ano ang gusto mong patunayan sa mundo. Kailangan mo lang maniwala sa sarili mo. Kailangan mo lang maniwala na kaya mo. Dahil nandyan ang Diyos na handang tumulong sa iyo.